Magandang hapon po sa inyo lahat at ito po ang programang Gabay sa Kalusugan. At kasama niyo po ako. Ako po si Dr. Gary C. Well, ngayong linggo po, no, May 19. Eh, ang pag-uusapan natin ay sari-sari. Kung anong gusto niyong pag-usapan. Ito, binabasa ko po yung People's Journal tonight. Sa mga hindi po nakakalam, every Sunday po, meron po akong column sa People's Journal tonight. At tuwing Miyerkules naman po sa Manila Bulletin. At mababasa niyo po yan sa editorial page. Sa People's Journal tonight, ang editorial page nila ay nasa page 4 at sa Manila Bulletin naman nasa page 11. So ngayon araw po, sa mga hirap matulog, yung mga sinasabing may insomnia, ito po, no, ang aking tinalakay po ngayon sa People's Journal tonight na mababasa nyo sa page 4 ay yung problema sa pagtulog. At ito pong column ko na ito, ang pamagat ng aking column ay Gabay sa Kalusugan na pareho po sa ating programa dito sa DzRH at pareho din dun sa ating librong Gabay sa Kalusugan, no? Volume 1 and Volume 2. Maraming naghahanap ng Gabay sa Kalusugan, Volume 1 and Volume 2, pero sold out na po yan at yan po ay naging available po yan sa Mercury Drug. Opo, sa drugstore po na nabibili yung librong Gabay sa Kalusugan noong araw. Yung volume 1, yung kulay berdeng libro, yan po ay sinulat ko at lumabas noong 2003. At yung kulay asul naman, yung volume 2, yan naman po ay lumabas noong 2006. So matagal na po yung mga yan. At sana po ay may pass-on readers, no? Ibig sabihin yung mga iba sa inyo na nakabili na itong librong to, eh, kung napagsawaan nyo na, nabasa nyo na, eh, i-share nyo po sa ibang tao. At napakasimple po yung aking mga isinulat doon na mga sakit na pangkaraniwan, lalong-lalo na po sa mga nagkakaedad. Kayo po yon, siyempre. So, ngayon araw po, no, basahin nyo po yung People's Journal tonight. At nung nakaraang linggo, pinag-usapan po natin ay tungkol sa Mother's Day, di ba? At nagkaroon tayo ng mga batian portion. At ngayon naman, kauna-unahang linggo pagkatapos ng eleksyon at marami sa inyo na siguro masaya dahil nanalo yung inyong piniling kandidato. At yung iba naman, malungkot. Pero nevertheless, palagi ko pong sinasabi, pag kayo po ay masipag, kung kayo po ay matyaga, kayo ay mabuting tao, mas mahalaga po yun kaysa sino man ilagay natin sa pwesto. Importante po ay tulungan nyo rin yung sarili nyo. Okay? So, basahin nyo po yung People's Journal. At ngayon araw naman, pagbibigyan ko po yung mga text questions. Hindi naman po sa tinatamad ako mag-lecture. Ha? Baka akala nyo, tinatamad ako mag-lecture. Ganadong-ganado nga ako eh. Kaso maraming mga text questions na hindi ko nasasagot dahil sa dami nga ng ating programa na pinag-uusapan tungkol sa sakit, tungkol sa mga balitang pangkalusugan. Eh ngayon, pagbibigyan natin yung mga nagre-request na sagutin yung mga tanong nila sa text, no? So, pwede kayong mag-text sa akin sa 0919-6464-774. Ulitin ko po, 0919-6464-774. At ito, unang text na natanggap ko. Batiin mo kami dito sa Panabo. Saan ba yung Panabo? Sa may Cagayan de Oro. Yan, ang pagbati ay mula kay Mami Leti ng Cagayan de Oro. So, binabati ko po lahat ng mga nanonood o nakikinig dyan po sa Cagayan de Oro, sa may Panabo. Yan, Panabo. So, ito, may tanong na po tayo. Ito, Good PM, Doc Gary. Tanong ko lang, magkano po ang CBA? Senior citizen mula kay Linda Leonardo Moncada ng Tarlac. Number 1, taga-subaybay, Lunas at Gabay sa Kalusugan. Salamat po. Maraming salamat po, Mami Linda. Yung CBA na tinutukoy nyo po, ito yung Computerized Body Check Analyzer na yan po ay available sa aking clinic. At ang ginagawa po niyan ay inaalam yung katawan mismo ng pasyente. Kaya ang chine-check po dito yung body. Computerized body. Body check, di ba? So, ang body nyo ang chine-check.
inaalam kung kumusta yung enerhiya o lakas o hina ng inyong puso, ng inyong atay, ng inyong bato, ng inyong reproductive system na tinatawag, pati po yung mga stress, mga ganyan, nakikita po dyan. At ito po, inintroduce ko sa aking clinic, higit na ng mga 2 taon no, sa aking clinic. At ang halaga niyan ay 1,000 pesos per examination. Pero ginawa ko po yung 50% off. So hindi lang po 20% off para sa senior citizen, no? 50% off. So yan po ay available sa clinic sa halagang 500 pesos lang. Ako'y nagtataka bakit ang mga pasyente, pag sila ay sinasabihan ng doktor, pa-examine mo yung dugo, pa-examine mo yung sugar, cholesterol, triglyceride, yung BUN, creatinine, at kung ano-ano pa, talagang sumusunod sila sa doktor. Pero pagdating sa prevention, medyo sumasablay. Halimbawa, inaalam po sa mga blood test kung may sakit yung pasyente. Dito po sa CBA, inaalam pa lang kung ano ang humihina sa katawan ng tao at maaaring magdulot ng sakit balang araw. So sa pamamagitan po ng CBA, magkakaroon po tayo ng idea kung kumusta na po ang inyong pangangatawan. At ako'y palaging nakatutok, hindi sa sakit ng pasyente. Mas gusto kong bigyan ng pansin yung nararamdaman ba ng pasyente, yung sakit na dinadaing, hindi po. Mas gusto ko pong palakasin yung pasyente laban dun sa sakit. Kasi naniniwala ako habang tumatanda, hindi maiwasan na nagkakaroon ho kayo ng paghina ng katawan na merong pong kasabay na mga sakit na pwedeng lumabas. So yan po ang ating gagawin, ayusin yung pasyente. So isang paraan ay itong tinatawag na CBA. So Mami Linda, pumunta lang po kayo sa ating clinic. At pag may chance po kayo, ako mismo gusto ko kayong makausap, malaman ko pa yung mga iba pa mga problema niyong pangkalusugan. Yan, haba ng sagot ko, no? Talagang ganun po ako, no? Pag may nagtanong sa akin, doktor, anong gamot sa high blood? Hindi po sinasagot yan sa pamamagitan ng reseta o ng gamot. Kailangan alam natin bakit mo na may high blood. Kasi po, kagaya nito, may nag-text na, Doc, anong gamot sa high blood? Hindi naman ganun ang solusyon, bigyan lang ng reseta o payuhan ng gamot, no? Kasi may mga pasyente na may alta presyon, pag nabawasan lang yung timbang, medyo gumaganda na yung blood pressure. O kaya yung mga naninigarilyo, tumataas ang blood pressure. Pag nabigyan lang natin ng payo na tanggalin ng sigarilyo at samahan ng ehersisyo, aba, gumaganda na yung blood pressure. Meron namang iba, dahil sa kalalamon, ayoko naman sabihin lamon, baka mamaya masaktan po kayo, no? Pero yung kakachibog, chibog ng mga pata, liempo, mga ganyan, no? Tuyo. Alam naman ninyong masama yung mga maalat, mamantika. Nagpapataas ng blood pressure yan. So kung tumaas blood pressure nyo, huwag nyong tanungin anong gamot. Siguro ang solusyon, huwag kang kumain muna ng bawal. So yan po yung mga bagay na dapat maintindihan ng pasyente. Kaya pag nagtanong po kayo sa pamamagitan ng text, kagaya ngayon, sinasagot ko po, hindi po pwedeng, Doc, anong gamot sa sakit ng ulo? Dapat alam muna natin ba't masakit ang ulo. Kung masakit ang ulo nyo dahil dyan sa kasama nyo sa bahay, palayasin mo ng bahay. O kaya ikaw ang lumayas. Hindi ho ba? Biro lang yan, pero totoo po yun. So, ito. Bakit po manhid ang mga talampakan ko parang tinutusok-tusok? Milagros Ventura, 78 years old, Cotabato City. Alam nyo po, Mami Milagros, ang paa na pakiramdam nyo parang tinutusok-tusok, posible po na ito ay neuropathy na tinatawag. Ang neuropathy, may kinalaman po yan sa paghina ng inyong mga nerves na may kinalaman sa pakiramdam o kaya sa tinatawag na sensation. Ibig sabihin na hinipan ka, naramdaman mo. Nakalabit ka, naramdaman nyo. Tinusok kayo ng karayom, naramdaman nyo. So pag nagkaroon ng problema sa inyong nerve sa nagbibigay ng inyong pakiramdam, maaari po iba-iba ang maramdaman ng isang pasyente. Number one, pwedeng nangangapal, pwedeng tinutusok-tusok, parang kinokuryente. Yung iba, sinasabi na mamanhid. Kung ito'y nasa involving yung mga gilagid, minsan nangingilong-ipin, pwede rin pong nahihilo, umuugong ang tenga. Lahat po yan ay mga nerve problems na tinatawag natin neuropathy. Yung pinaka-basic na dahilan bakit nagkakaroon ng ganyan, pinaka-simple ay yung tinatawag na nutritional deficiency. Kadalasan pag nagkakaedad, maaring nagkukulang na yung mga sustansya sa katawan at ayan na nagbibigay ng paghina ng mga nerves.
Yan ay kadalasan ang nangyayari sa mga may edad. Pero hindi po naalis na meron po mga ibang sakit na nagdudulot ng ganitong problema. At ang pangkaraniwan na sakit ay yung tinatawag na diabetes, yung mataas po ang inyong asukal sa dugo. Pwede rin po yung mga serious nerve problem na may kinalaman po sa inyong buto sa likod, yung inyong spinal column. So yung ating buto sa likod, mula batok hanggang sa may bandang puwet, eh may mga buto na pinagduktong-duktong po yan. Sa pagitan ng bawat buto, may mga dumadaan na mga nerve o mga ugat. At maaring dahil sa nagkakaedad, nagkakaroon kayo ng mga osteoporosis, kung saan ang inyong buto ay nagiging marupok, o kaya nagkakaroon kayo ng osteoarthritis, kung saan ang inyong namamagitan sa buto ay napupudpod, na depende sa lugar, kung ito'y sa batok, ang tawag cervical spondylosis. Ibig sabihin, arthritis sa batok. Kung ito'y medyo bandang puwet, malapit na sa inyong puwet, sa may bandang lower back, ang tawag lumbar spondylosis. Kadalasan, pag may lumbar spondylosis o arthritis sa buto sa inyong likod, sa may iba, bandang ibaba, yan ang nagbibigay minsan ng parang pamamanhid, namimitig, o parang tinutusok-tusok ng pardible ang palad o ang talampakan. Ang palad kadalasan sa may batok nang gagaling ang problema, kung talampakan kadalasan sa inyong lower back. So, may mga pasyente na pakiramdam, naglalakad, biglang nanghina, na parang tutumba, na parang walang lakas. Masahi sila ng masahi sa kanilang binti at kanilang hita. Yung pala ang problema ay nandun sa kanilang buto sa likod, sa tinatawag na lower back. So yan po ang kahalagahan ng gabay sa kalusugan. Malaman nyo na maski na anong gawin nyo na masahi dun sa area na masakit sa inyong paa o sa inyong binti, ay yung pala ang problema, nandun po sa inyong likod. Yan po. So sa ating pagbabalik, buong araw ngayon, hindi pala buong araw, buong programa, bibigyan pansin natin yung mga text nyo. Sa ngayon po, ang natanggap kong text ay 151. Ngayon pa lang. So babasahin natin hanggang ilan lang ang kaya nating abutin. Ngayon, makinig po kayo maigi. Serious po ito. Kung hindi ko mabasa po ang inyong tanong, huwag naman kayo magdadamdam sa akin. Kasi po, pinipilit ko pong ipaliwanag ang bawat tanong na mas detalye. Kasi, ano malay nyo? Yung tinanong kanina, yun din ang inyong sakit. So at least matamaan ko na po. Ang tawag nga nila doon, hitting 5 birds in 1 stone. One stones? Mali yata ang English ko ah. 1 stone lang. Ganun po yun. So huwag kayong alis, babalik po ko. Diyan lang po kayo. Please. Hubad! Hubad! Oh, bakit ho, Dok? Ano yung pinag-aalala mo? Eh, doktor ako. Dok, hindi ho ba doktor kayo ng ngipin? O nga, no. Dr. Gary C., ang ating gabay sa kalusugan.